ang lalaking pabaliktad maglakad o patalikod? Bakit niya kaya ito ginagawa? Maski sa simpleng paglabas ng kanyang bahay, ay pabaliktad niya itong ginagawa. At maski sa pag-akit niya ng hagdanan, pabaliktad pa rin ang kanyang lakad. Maski ang kanyang pagsakay sa mga sasakyan at bus, ay pabaliktad pa rin ang kanyang lakad. Ano kaya ang nasa isip ni Kuya kung bakit niya ito laging ginagawa? At hindi lang yan, alam niyo ba, mahigit 33 years niya na itong ginagawa. Ano kaya ang dahilan bakit niya ginagawa ito? At sa tuwing lalabas siya ng bahay, ay mula sa kanyang nayon, 300 na milya ang kanyang nilalakad na pabaliktad. Para saan kaya ito, mga kamunti? Subaybayan nyo dahil pag nalaman nyo, ikagugulat nyo kung bakit niya ito ginagawa. At tiyak ko sa inyo, mai-inspire kayo sa aking tatalakayin ngayon. Mas maganda, simulan na natin. Ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsasagawa ng mga malawakang kilusan upang masugpo ang nangyayaring kasamaan sa ating mundo. Maraming kaparaanan silang naiisip upang mapaganda ang takbo ng ating daigdig. Gumagawa ang iba ng kabutihan. Ang iba naman ay nagkakaroon ng malawakang charity, pagtulong sa kapwa, at ang iba naman ay malaking pagkilos at sinisigaw itigil ang mga masasamang gawain. Subali, ibahin mo sa lahat ng iyong nakita at narinig ang ating tatalakayin ngayon. Dahil ang lalaking ito, imbis na bumuo ng grupo o samahan upang makiisa sa pagkamit ng kapayapaan sa buong mundo dulot ng maraming kasamaan, halos 33 years na siyang naglalakad ng patalikod o pabaliktad. Si Mani Manitan mula sa Tamil Nadu sa India, ang hangari niya ay isa lang, magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Si Manitan ay 21 taong gulan noong Hunyo 14, 1989 na nagsimula siyang maglakad ng pabaliktad. Kung makikita mo siya sa personal, talagang buong tiyaga niya itong ginagawa araw-araw, kahit saan man siya pumunta. At higit sa lahat, may nakakakita man o wala, ganito ang kanyang lakad. Seryoso siya sa kanyang ginagawa. Baliwala lang sa kanya na kung ito man ay delikado, lalo sa mga daanan niyang may mga sasakyan at tao, maski sa pag-akyat niya ng hagdanan, hanggang sa pagsakay niya ng mga sasakyan, pabaliktad niya pa rin ginagawa ito. Sabi niya sa Your Daily Small Talk, pinili kong maglakad ng baliktad noong 1989 pa, pagkatapos ng sunod-sunod na kasamaan sa paligid, para tutulan ang mga ganitong pangyayari. 33 taon na akong naglalakad ng pabaliktad. Ang tanging agenda ko ay kapayapaan sa mundo. Sa katunayan, iginiit niya na hindi niya matandaan kung paano lumakad ng pasulong. Dagdag niya pa, ang paglalakad ng normal ay higit sa isang hamon. Nakalimutan ang aking isip kung paano ito gawin. Naging komportable na ako maglakad ng ganito. Nang hindi makapaniwalang nagtanong ang Your Daily Small Talk team kung paano niya nagagawang makalabas ng palikuran nang hindi humahakbang ng pasulong. Sumagot siya, nakatira ako sa India. Hindi ako gumagamit ng palikuran. Napunta ako sa isang mababaw na butas. Kapag ako ay tapos na, lumalayo ako sa mababaw na butas ng paurong. Ibig sabihin nito, mga kamunti, kapag siya ay napunta sa palikuran at nagbabawas, iniingatan niya na siya ay makapaglakad ng normal. Ibig sabihin, nagagawa niya pa rin maglakad ng pabaliktad kahit mag-isa lang siya at walang nakakakita. Kumbaga, tapat siya sa kanyang ginagawa para sa kapayapaan ng mundo. Ang isa sa kanyang pinakaunang mga gawa pagkatapos ng kanyang panata ay ang maglakad ng paurong ng 300 milya mula sa kanyang nayon hanggang sa lungsod ng Chennai, kung saan napansin niya ang walang kabuluhang kasamaan sa lahat ng dako. Si Manithan ay nakabreak ng maraming mga record sa mundo mula noong siya ay nagsimula maglakad pabaliktad noong Hunyo 14, 1989. At sa kabila ng kaunting tagumpay sa kanyang hangari na makamit ang kapayapaan sa mundo, ay siya ay nanindigan sa pagsunod
at pagsisikap na ito ay hanggang sa maalis ang kasamaan sa mundo. At sinabi niya, punong-puno ng pakikibaka, sakripisyo, tagumpay at protesta ang buhay ko. Kaya wala akong issue sa pagpapatuloy ng pag-atras kong paglalakad hanggang sa makamit natin ang kapayapaan sa mundo. Alam nyo mga kamunti, hindi ko alam kung anong koneksyon ang kanyang paglalakad ng pabaliktad. Pero batay sa ating narinig na ang kanyang layunin ay kaya niya ginagawa ang mga bagay na iyon dahil siya mismo nakita niya ang kada sulok ng lugar, lalo sa mundong ito, ang laganap na kasamaan. Kaya panata niya at iniaalay niya sa pamamagitan ng paglalakad ng pabaliktad na makamit ang tunay na kapayapaan sa mundong ito. Eh, masasabi ko lang, mabuhay si Kuya Manithan. Sana lahat ng tao makaisip ng isang panata para sa ikabubuti ng ating mundo, hindi lang sa gawa, kilos o pananalita, kundi maging sa kaisipan natin sa bawat tao at kapaligiran. Ngayon mga kamunti, alam na natin kung bakit ginagawa ni Kuya ang paglalakad ng pabaliktad. Pero sabi ko nga, hindi ko makuha ang koneksyon kung bakit niya pabaliktad ang kanyang lakad. Pero ang dahilan, nakukuha natin kung bakit naglalakad siya na mabaliktad. Dahil yun siguro ang kanyang panata para makamit ang kapayapaan, tunay na kapayapaan dito sa ating mundo na nasaksihan niya mismo sa iba't ibang dako, lalo sa kanyang bansa at sa iba't ibang mundo, na babalitaan niya siguro na ang mundo talaga ay laganap na ang kasamaan. Ngayon mga kamunti, siguro sana lahat ng tao ganito mag-isip. Kung hindi man gawin katulad ng kay Kuya ang kanyang ginagawa, eh may mga charity bumangon nang tumulong sa lahat upang ang kapayapaan maibsan o makalimutan pansamantala. Dahil si Kuya, eh siguro naisip niya talaga na talagang yun ang solusyon o kapiranggot na solusyon man ay magawa niya ng paraan sa pamamagitan ng paglalakad ng pabaliktad. O papaano mga kamunti, maraming salamat sa inyo. Alam ko na puno ko naman kayo ng bagong kaalaman at may bago na naman kayo ikukwento sa inyong mga kakilala at kaibigan. Dito lang yan po kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa kahit anumang kaalaman. O Proud Muntin Lupa, Proud Muntin Lupeño, Boom Pilipinas, mahal ko kayo, mag-ingat lagi kayo kung saan man narating ang talakayang ito. O hanggang sa susunod, paalam!